ang ating Diyos na buhay sa pamumuno ng ating Cura Paroko, Father Pete Sitchon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Mga kapatid, sa balalamisang ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na ipinapahayag na hindi tayo kailanman magugutom, hindi tayo kailanman magiging malungkot, hindi tayo kailanman mahihirapan kung siya ang ating susundin, lalong-lalo na kung niyayakap nating maluwag sa ating mga kalooban ang kanyang banal na kagustuhan. Hilingin natin ang kapatawaran sa kanyang Diyos Ama. Naway sa lahat ng mga pagrereklamo sa ating buhay, para bang nagkukulang ang ating pananampalataya.
kaming mga tinubos mo at kinukop ay tunghayan mo po ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong napagkakatiwalaan dahil sa abag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuru-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit, magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa digding na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y, pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta, haharap yaong mga abay ay kanyang kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang inyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninunumo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo pong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad
at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo ay kinapopuotan, ipagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y nagugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Kumain na po ba kayo? Buti pa kayo. Ako nagugutom na. Sino ang mga gutom? Busog kayo lahat. Salamat. Sabi ko, ako ay gutom. Sabi nyo, kayo ay busog. Sabi ng Ebanghelyo, pakinggan nyo ito. Yayariin ko kayo, sabi ng Ebanghelyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo ay bubusugin. Sabi nyo, busog kayo eh. Ito sinasabi ng Panginoon sa inyo. Aba sa inyong mga busog ngayon dahil kayo ay gugutomin. Well, whether physically or spiritually, sabi nga, masasabi natin physical, una sa physical, totoo naman po eh, gutom ka ngayon, maya-maya, busog ka. Kasi pag nagutom ka, ika'y mabubusog. Kakain at mabubusog. Pagkatapos mo naman kumain, maya-maya, ikaw naman ay magugutom. Yun ang physical. Pero sabi lang ating Panginoon, mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil kayo ay bubusugin. Oo, sabi niyo po, kayo ay busog. Kaya't hindi kayo gutom. Kasi busog kayo sa Diyos. Busog kayo sa Diyos. Busog tayo sa Kanyang banal na pananalita. Busog tayo sa Kanyang banal na kalooban. Busog tayo sa Kanyang kapangyarihan. Busog tayo sa Kanyang banal na ngalan. Busog tayo sa isang tinapay at isang kalis na nagbibigay buhay. Nabubusog tayo. Ang kagandahan ng pagkabusog na ito, lagi tayong gutom. Uulitin ko, the irony of it. Ibang kabaligtaran nito. Kapag tayo ay busog na busog kay Kristo Jesus,
parang doon ka laging nagugutom. Doon laging nagugutom ang isang tao na gawin at gumawa pa upang lalong matuklasan ang lalim ng mga biyaya na meron sa tao. Yan ang kagandahan. Kapistahan nga po ngayon ni San Nicolas de Tolentino eh. Alam niyo po ba si San Nicolas de Tolentino, sabi niya minsan, paano ako magugutom? O paano ako mag-aayuno? Sabi niya, how can I fast? Paano ako mag-aayuno kung lagi ko naman tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, sa banal na misa. Kasi po, siya ay, kumbaga, kasama ni San Agustin. Siya ay isa sa mga tao na masasabi nating wala nang ginawa kundi manalangin sa harapan ng Blessed Sacrament. At pagkatapos niyang magdasal ng isang oras sa Blessed Sacrament, tumatanggap siya ng banal na komunyon sa misa. At sabi niya, paano ako magugutom? At paano ako mag-aayuno? Lagi akong busog eh. Lagi akong busog kay Kristo Jesus eh, sabi niya. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, maraming tao ang nagugutom ngayon. Nagugutom ang kaluluwa. Ano ang aking kakainin? Ano ang aking iinumin? Opo, ano ang aking kakainin? Ano ang aking iinumin? Tignan natin sa ating banal na kasulatan para bang kabaligtaran eh. Kabaligtaran. Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sino po ang gusto mamulubi dito? Meron o wala? Sino ang gusto sa isang buhay na dalawang beses lamang kumakain? Kita nyo? Sabi ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon, mapalad kayong mga dukha, yung walang-wala. Kaya po sinabi ko lang, yung dalawang beses lang kumain, eh kasi nga yung iba, yung dukha, ang ibig sabihin ng dukha, isang beses ka lang kumain sa loob ng maghapon. Yan ang dukha. Sabi ko nga, kung tayo, meron tayo, nay, ano, almusal, nay, ano, tanghalian, nay, ano, hapunan. Sa mga dukha, hindi alam ang terminong almusal. Sa mga dukha, hindi alam ang terminong tanghalian. Sa mga dukha, hindi po alam at wala silang terminong hapunan. Ang ibig sabihin, eh ano ngayon kung hindi ako kumakain? Ang mahalaga, busog na busog ako at pinapakain ako ng Diyos sa kabutihan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay mayroong mga bagay-bagay na marami sa atin, nahuhuli ang Diyos sa lahat. Nasa iyo nga ang lahat. Ano ba ang kailangan mo? Wala. Iyan ang problema ng ibang mayayaman. Ang problema ng ibang mayayaman, meron nga sila, hindi naman nila kinikilala at hindi alam kung ano ang dapat ang maging meron. At sino dapat ang maging meron? Opo, sino dapat ang maging meron sa kanila? Kaya nga po kung minsan ayaw ko tumatanggap ng, ang totoo po nito, ako hindi ako, ewan ko, maliit pa ako. Hindi ako marunong makisama sa mga mayayaman. Yung, baka may mayaman dito, ano? Baka may millionaire dito, pasensya na. Ayaw ko kayong kasama. Ewan ko, naiilang ako. Imbang, sa totoo lang, dalawa lang po yung kaibigan kong
sa material na bagay ay mayaman. Ati-ati ko pa. Dahil sila po ay nagsimula sa maliit. At ngayon ay napakalaki pero nakaapak pa rin sa lupa. Hindi ko sinasabing bawal ang kayamanan. Ang sinasabi ko, huwag mong kalimutan ang iyong tunay na yaman. Huwag mong kalimutan ang tunay na yaman. May mayayaman nakakalimutan ng mga anak. Nakakalimutan ng asawa. May mayayaman nakakalimutan ang oras sa kapatid. May mayaman nakakalimutan na ngumiti. May mayaman na nakakalimutan na makipagkwentuhan. Alin ba ang tunay na yaman? Tunay na yaman ang iyong anak. Tunay na yaman ang iyong asawa. Tunay na yaman ngiti, pagkikipagkapwa, pagkikisalamuha. Tunay na yaman, wala nang iba kundi ang mga bagay-bagay, mga karanasan na nagsasabing, ako ang Panginoon. At mapapanatag ka kahit walang laman ang iyong tiyan. Amen? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo nang sabihin niyang, mapalad kayong mga dukha sapagkat bubusugin kayo ng Diyos, maghahari sa inyo ang Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Ang ibig sabihin nito, mapalad kayong mga mapagbata. Mapalad kayong mga mapagbata. Ay yung ibang mga nanay, nakakainis. Hindi lang mag-uwi ng sweldo ang asawa, nakabungis-ngis. Oo, nakabungis-ngis. Magbata ka. Dahil hindi lahat ay pera. Ang dami ko na pong nakausap, lalo na't pag may sakit sila, Panginoon ko, kulang na lang mag-alay ng 1,000,000 para gumaling lang eh. Oo, totoo po yan. Kulang na. Yung bang, natatakot sigurong mamatay. Ang hindi na alam, matagal nang patay ang kaluluwa nila. Nang dahil sa kayamanan. Opo, ay, hindi po ako nagbibiro yung iba. Yeah. Aanhin mo ang iyong katawan na hindi marunong magbata kung pinapatay naman ang iyong kaluluwa. Yung iba hindi makapagbata, nagmumura. Yung iba hindi makapagbata, tawag dito, naninigaw. Yung iba hindi makapagbata, nawawala ang tamang disposisyon. Opo. Alin ba ang tunay na nagbabatang tao, mapagbatang tao? Yung taong higit ang kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang apo, pagmamahal niya sa kanyang anak, pagmamahal niya sa kanyang asawa, marunong siyang magtiis. Makikita mo sa kanya na para bang wala sa kanya ang isang mabigat na bagay na pinapasan niya dahil sa pagmamahal. Yan ang tunay na mapalad. Yan ang tunay na magagalak. Na kahit siya ay tumatangis ngayon sa pagmamahal niya sa kanyang mga mahal sa buhay, makikita mo't makikita ang tunay na kapanatagan at kapayapaan ng kalooban. Amen? Iyan ang malinaw. Nakakalungkot nga eh. Kasi sabi, mapalad kayo kapag masama ang tingin ng tao sa inyo. Kapag naiinis ang mga tao sa inyo, sa ngalan ko, sabi niya. Hindi po ba't kuminsan gumagawa na nga tayo ng yung totoong puso, yung malinis naman ang intention mo, maganda yung ginagawa mo para sa marami naman. Pagkatapos meron pang nagagalit sa iyo, ay nako,
Kung means, actually, ako po nasanay na sa ganito eh. Dahil nga pare, ano? Ewan ko yung mga ibang kapatid. Kung minsan nga, kura paroko ka pa eh. Siguro mga siraulo. Pero hindi ko po sinasabing siraulong ano, pagkatao. Sinasabi ko, siraulo kung mag-isip. Yung hindi, yung magalon, yung wala sa ano. Yung bang, uy, kapag hindi sila tinatamaan, ang galing. Ay, amo, ang galing mo. Ang bait mo. Pero kapag nangangaral ka, tinatamaan na sila. Aba, sino ka ba na magsalita? Ikaw ba malinis? May mga taong ganyan. Kapag hindi na sang-ayon sa sinasabi ng mabuting balita, hindi na sila sumasang-ayon sa pagkatao mo. Mga kapatid, ang mahalaga, sabi ko nga, narinig nyo na po sa akin noon, sabi, at inaawit pa nga natin, sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And after seeking the kingdom of God, and after being righteous, the rest would follow. The rest would follow. Among, ba't di po kayo nag-iipon, sabi? At kanuwe kumanipon. Pera. Pag daw tumanda ako, paano ako? Hindi ko alam kung paano ako pag matanda na ako. Pero alam ko, alam ng Diyos kung paano ako pag matanda na ako. Yung po bang, kaya nga naibigay mo yung buhay mo sa ganito eh. Dahil alam mo, wala ang kapangyarihan mo sa iyong mga kamay. Ang kapangyarihan mo, nasa kamay ng Panginoon. Eh sabi ko nga po sa inyo noon, ako, umuo ako sa katangahan ko noon. Kalokohan ko, sa kabobo ako eh, noon. Ay, ibig sabihin, ayaw ko po talagang magpari. Ayaw ko magpari. Bakit? Hindi ko kaya. Kasi sa tanang pagkalam ko ang isang pari, banal. Pag sinabi banal, pag ang konsepto ko sa kabanalan noon, lagi kang nagdarasal, lahat-lahat yung wala kang kasalanan. Ay, hindi naman pala ganun, nakabanalan. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Sabi ko. Hindi ko talaga kaya. Para ba sinasabi kong, hindi ko kayang magutom eh. Para sinasabi kong, hindi ko kayang tumangis eh. Para ba sinasabi kong, hindi ko kayang maghinduka eh. Opo. Pero, naging malinaw lang sa akin nung palapit na yung ordinasyon, araw ng ordinasyon, December 11, nung hindi na ako nag-iisip, doon naging malinaw sa akin. Ang sinasabi niya, sinabi ko bang kaya mo? Tama ka. Hindi mo kaya. Pero, ang sinasabi ko, makakayanan mo dahil ako ang bahala. Opo. Hindi yung kaya mo eh. Hindi yung kaya mo. Hindi. Siya ang may kaya. Ano po tawag natin sa mga taong mayayaman? Ngayon, hindi ba't sila yung tinatawag natin may kaya sa buhay? May kaya sa buhay. Para bang ang kakayanan ay nakasalalay sa mga material na bagay? Hindi po. Ang kakayahan ay tunay na nakasalalay kapag si Kristo ay nasa iyong
buhay. At ito po ang malinaw na punto sa atin ng ating banal na kasulatan. Ang tunay na kakayanan sa buhay o ang tunay na may kaya sa buhay ay wala nang iba kundi ang mga taong si Kristo sa kanila ay nabubuhay. Yan ang tunay na kakayahan. May kakayahan kang magtiis. May kakayahan kang magutom. May kakayahan kang magtimpi. May kakayahan kang magbata. Dahil wala nang ibang nagbibigay ng lakas at kakayanan kundi ang Panginoong Kristong buhay sa iyong piling. Amen? Ipagpatuloy natin ang banal na pagdiriwang na ito sa ganitong pananampalataya. Actually po, si Jesus, sa Tagalog po kasi hindi ko alam kung bakit sinabi, pakinggan niyo po ito. Noong panahong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad. Nabigla po ako doon sa term na tumingin eh. Actually, nabigla ko dahil sa English kasi, sa siyempre po ang basihan ng Tagalog sa English eh, sa Biblia. Tinignan ko po ito sa Hebreo, tsaka sa Greek, Griego. Kaya nga po pala ang sabi ng Biblia, Jesus raised his eyes to his disciples. Kahit po sa English, tignan niyo po, raised, ano bang ibig sabihin na raised? Si Jesus ay tinaas niya. No, di po ba raised? R-A-I-S-E, raised, ang ibig sabihin, mataas, itinaas. Sa Tagalog, tumingin. Sabi niya sa Tagalog, tumingin si Jesus sa mga alagad. Pero sa tingin ko po, ito na yung pinakamalapit nga kasi tumingin sa Tagalog. Hindi po ba't ang paningin ay may kinalaman sa kataasan ng tao? Halimbawa, yung mataas ang paningin ko sa kanya. Yung ganun po ba? Ito yung pakiramdam ko, ito yung suspense ako kung bakit tumingin ang sinasabi sa wikang Tagalog. Pero sa English po, Jesus raised his eyes to his disciples. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesus talagang tumaas ang paningin niya sa kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya, mapalad kayo. Mapalad kayo mga dukha sapagkat maghahari sa inyo ang Diyos. Para bang talagang ramdam na ni Jesus na nasa kanila na ang kalooban ng Diyos Ama kung bakit naging mataas ang paningin niya sa kanila. Mga kapatid, ito ang tunay na buhay kay Kristo. Isang buhay na, sabi ko nga po kanina, lahat ay iyong makakayanan. Ang mahalaga siya, ang iyong kayamanan. Kaya po sa pagpapatuloy natin sa banal na misang ito, idalangin po natin na mga taong tunay na masasabing mananampalataya ay tunay na nating kaya nating maitaya ang buhay natin sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating... Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, ilapit pa natin sa ating Panginoon ang ating mga pangangailangan at sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa banal na iglesia, upang patuloy siyang maging tanda ng pagbabalik-loob ng tao at pagpapatawad ng Diyos sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa ating bayan, upang umiral ang pagpapatawad at pagkakasundo sa puso ng bawat Pilipino, para sa ikapagkakaisa ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin.
para sa ating mga kapatid na naliligaw ng landas upang madama nila ang pagmamahal ng Diyos Amang mapagpatawad at ang pagtanggap ng ating Inang Iglesyang mapaglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa ating lahat na naririto, upang matuto tayong tanggapin ng buong saya at pagmamahal ang mga nagbabalik loob sa ating Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Hilingin niyo na po ang iyong sariling pangangailangan. Panginoon, ikaw ay puspos ng awa. Ikaw ay puspos ng pagmamahal. Pakinggan mo po ang kahilingan namin. Isa lang naman po ang tunay na mahalaga, maging payapa, panatag ang aming mga kaluluwa. Sa ngalan mo, sa kapangyarihan ng iyong ngalan, ito ang kinikilala naming kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna.
Magsitayo po ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo pong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso. Iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain. Kahit siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niya siya'y dinaloob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yun at sa krus sa kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya ako sang loob na pinagtiisan na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya ang Ama, hinati niya iyon, iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo na ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nabibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami
ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Lalo na ang mga taong hirapan ng alan mo. Mga taong nagpapakasakit sa alan mo. Gawin mong ganap ang pagmamahal mo sa kanila nang madama nila ito ng anumang pagbata o pagbabata sa buhay na may kahirapan upang manatili lamang tapat sa ngalan mo. Ama, gayon din naman napin mo ang lahat ng mga kapatid na yumao. Tanggapin mo sila sa iyong kalwalhatian. Gayon din naman, Ama, kaawaan mo ang bawat amin.
Amen. At sumayin niyo rin. Silugod po ang lahat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo pong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili ay ang sarili niya ang iniaalay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating na nobinaryo po, no? Magsisimula sa 15 tuwing alas 6 ng gabi, may schedule na pong naibigay. Makiisa po tayo sa krusada natin na mag-alay ng bigas. Para ito po, ang lahat po ng bigas na maiaalay natin ay dadalhin po natin sa seminaryo. Kailangan na kailangan po nila ito. Kagabi, nag-meeting kami, sabi, mahal daw po ang bigas. Sabi ko, walang katumbas ang buhay na ipinagkaloob. Mahirap daw ang buhay eh. Sabi ko, mas mahal ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon kako. Kagabi, nag-meeting kami. Ang mahalaga lang naman eh, may maialay tayo bilang tanda ng pagbigyan ng buhay ng Panginoong Diyos sa atin. Ay tinaasahan ko po ang pagkikiisa natin sa hangaring mag-donate ng bigas sa seminaryo. Last year po, 93 kavans po ang naibigay ng buong parokya sa seminaryo. At nagtipid po ang seminaryo, ginawa po nila ito 3 months. Opo. Dahil isang kaban na lang ang iniluluto nila kada araw sa halip na isang kalahati kaban ang nailuluto dati. Napakalaking bagay po nito at malaking tulong po ito sa seminaryo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tanggapin po ninyo ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayin na kayo lahat sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Palakpakan Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po.